Handang humarap si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa Senado para sa pagdinig tungkol sa rice smuggling. Muli naman niyang pinunah ang mabagal umanong investigasyon ng Department of Justice sa issue. Hinamon pa niyang magbitiw si Secretary Laila De Lima. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio ng GMA Davao. I will be called and I will testify because that is Senate summon. Ito ang sagot ni Davao City Mayor Duterte sa pagpapatawag sa kanya ng Senado para sa pagdinig tungkol sa rice smuggling. Matatanda ang nauna ng sinabi ng DOJ na taga Davao si David Tan. Handa raw si Duterte na ilahad ang lahat ng kanyang nalalaman. Muli rin niyang pinuna ang mabagal umanong paglutas ng DOJ sa kaso ng smuggling. And they had to wait for the Senate to provide them information. Eh ano ka po, DOJ na yung gano'n? You are there for a long time and you have not solved smuggling until now and yearly we lost 7 million. That is a crime and that is criminal negligence on their part. Sila hindi elected. Kami pinili ng tao. We find acceptance in elections. Ito sila si De Lima. Don't you think it's about time to adopt a certain degree of delicadeza by stepping down? Dati na nagbanta si Duterte na papatayin niya ang mga rice smuggler na mapapadpad sa Davao. Bagay na ikinabahala ng Commission on Human Rights dahil hindi raw dapat magpadalos-dalos si Duterte. Pero ang sagot ng alkalde. Go ahead. If they have the goods, may good. Ano ipapail nila? If I threaten criminals, I create an fear in the minds of criminals. Yan ang dapat gawin niya because my statement is directed against criminals. It is not directed against law-abiding citizens. Kahapon, iginiit ni De Lima na gumagawa sila ng hakbang laban sa rice smuggling. Ibinunyag pa ni De Lima ang nadiskubre nilang modus sa mga rice smuggler. Base sa mga ebidensya at sworn na affidavit ng dalawang testigo, ang SISTE, gagamiting front ng mga smuggler sa importation bidding ang mga farmers cooperative. Bibigyan sila ng komisyon ng mga smuggler. Kapag mag-aangkat na ng bigas, hindi raw kumukuha ng bagong permit mula sa NFA ang mga smuggler. Sa halip, paulit-ulit na ginagamit ang lumang import permit. Batay sa patakaran ng NFA, kailangan magbigay ng pre-arrival notice sa mga trader sa bawat ipapasok nilang bigas sa bansa. Dahil hindi ito ginagawa ng mga smuggler, na ipupuslit nila ang mga bigas. Mula sa modus na ito, tila nagkakaroon daw ng rice cartel sa bansa na kumukontrol sa bentahan ng bigas. Ayon kay NFA-NCR Regional Director Piolito Santos, may natanggap na silang report kaugnay nito. Inaksyonan na raw nila ito. Pag nag-issue sila, ang nag-issue ng NFA ng import permit ay yun na mismo ipapakita nila sa Bureau of Customs para one time lamang yung import permit na yun na gagamitin. May kakulang volume ang import permit na yun para hindi po magkaroon ng recycling. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.